Happy Sabbath po. Hello, my test. Okay. English po ba o Tagalog ang gusto niyong language po natin? Halo-halo? Halo-halo. Sige po, let's pray. Our Father in Heaven, we come to you once again, Lord, this morning. We ask especially for the Holy Spirit, Lord. Please possess me, Lord, as I speak to your children. You know what they need. You know where they are in life, in their spiritual journey. Please give the words from your word, Lord. Help us to be faithful to your commands and your teachings. Thank you for hearing and answering our prayers and for forgiving us from all our sins. In Jesus' name we pray, amen. Ang binasa po ng ating elder ay nasa Matthew 28:19-20-18. Ang sabi po dito, go ye therefore and teach all nations. Ito po ay command galing kay Jesus Christ. Binabasa ko po kanina umaga yung mga red na letters. Napakaganda po basahin dahil ito po mismo ay galing sa ating kay Jesus Christ mismo na salita. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Ito po ang pinakatatlong pinakamakapangyarihang pangalan sa universe. Teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. Ito po ang gusto kong i-emphasize mga kapatid, yung all things. Ako po ay nagpapasalamat at maganda yung message ni Pastor kaninang umaga. Ang gusto ko po sanang i-message ay revivals in the Bible, Pastor. Mabuti na lang yung lesson natin ay in-expound ni Pastor na ganun na rin talaga, revivals in the Bible. Teaching all things, pinag-aralan ko po nung ilang buwan, several months ago, yung mga revivals sa Bible. Ang basis po na nakikita ko, lahat ng mga revival, kay Jeremiah, kay Isaiah, kay actually, yung buong Bible ay tungkol sa revivals pala lahat yun. Pero yung mga major revivals sa Bible, nakikita ko po ang common sa mga revivals sa Bible, ang common basis ay ang salita ng Diyos. Pag nababasa nila, katulad nung binasa ni Pastor kanina umaga, pag nababasa nila ang salita ng Diyos, ang utos sa mga propeta na mga mensahe galing sa Diyos, ang mga tao na anak ng Diyos ay nagsisisi, nakikita natin ang ating mga kasalanan, ang ating kamalian, at nananais natin na maging ayon ang ating buhay sa Panginoon. Pero ang nagsisimula po ito sa pagtuturo at saka pagbabasa ng banal na kasulatan. At ang pagpapakumbaba, pag nakikita natin yung ating mali, nagpapakumbaba yung mga anak ng Diyos at sinusunod nila ang mga utos ng Diyos. Teach all nations, kaya po ang utos sa atin, hindi lang tayo mag-aral, kundi tayo magturo sa lahat ng mga tao, baptizing them, teaching them to observe all things. Not only teaching, but observing whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the world. So, lahat daw po ng tinuturo ni Jesus Christ ay kailangan natin ituro. Paano yung mga tinuro na nung mga disciples na nung umalis na si Jesus Christ? Siyempre, sabi sa Revelation, the revelation of Jesus Christ. Ibig sabihin, galing yun kay Jesus Christ, through the Holy Spirit, inspired writers, pero message pa rin yun from Jesus Christ, of Jesus Christ. So lahat ng mga prophets, kumukuha ng messages from the Trinity, through the Holy Spirit, yun pa rin ay galing sa ating Diyos. Observing all things whatsoever I have commanded you, and I am with you always, even unto the end of the world. Ibig sabihin po, hanggang sa dulo ng mundo, ng panahon natin dito sa mundo, ay kailangan natin gawin ang pagtuturo sa lahat ng mga tao, ng lahat ng mga tinuro ng ating Panginoon. Sa mga red letters sa Bible at saka sa mga black letters sa mga prophets. Dahil ang salita po ng Panginoon, sabi sa Psalms 19:7, ito po ang nakasabi, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Wow! Kaya po pala, ang mga tao, pag nakikita nila, naririnig nila ang salita ng Diyos, sila ay nako-convert. Dahil ang sabi sa Bible, ang nakaka-convert daw po ng kaluluwa ng mga tao ay ang salita ng Diyos.
So pag sinabi natin ang Ten Commandments at narinig ng mga tao ang Ten Commandments, hindi tayo kailangan matakot dahil mali sila na hindi sila susunod. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito ang nagko-convert ng mga tao. Converting the soul. Ayan. Kaya pala, ang mga converts, mahilig tayo mag-preach ng commandments. Ito dapat, dahil yan nakasulat sa Bible, at maraming nako-convert. Dahil ang sabi ng Bible, it is the law that converts the soul. Okay. Sa Bible po, maraming mga revivals. Ito po ay nakita ko lang sa internet. Si Moses sa Exodus 32 and 33 accepted God's laws and built the tabernacle. So, ang basehan na naman po ay ang laws ng Diyos at may effect. Naggawa sila ng tabernacle. Sa Samuel, 1 Samuel 7:2-3, nung makita nila ang salita ng Diyos galing kay Samuel, they promised to make God first in their lives by destroying their idols. Yan po yung tinitingnan natin sa Sabbath School kanina. So, pag merong mga idols dito po sa ating mga panahon, merong mga idols talaga dun sa ibang mga denominations. Pero sa ating church, meron din daw, sabi ni Sister White, na pwedeng maging mga idols. Yung mga bagay na inuuna natin kaysa ang ating Panginoon. Halimbawa, yung mga ano mga idols na nandun sa church. Minsan, may naglalaro ng games dyan. Sa loob ng church. Minsan, may nanonood o nakikinig ng radyo. Kunyari, nakikinig ng kung anong Bible verse. Yung pala, radyo yung napapakinggan. Pag may mga bagay na nakakahadlang sa atin sa Diyos, ito po ay nagiging mga idols. Minsan, yung ating sarili ang ating idol. Paano nangyayari? Pag ang ating iniisip na lang laga ay ating sarili, magiging tayong katulad ni Lucifer. Ang sariling kapakanan, ang sariling glory ang nagiging idol, nagiging self-idolatry. Gusto niya sa kanya lahat yung attention sa universe. So pag nagiging ganyan ang ating isip, tayo po mag-iingat. We have to make God first in our lives by destroying the idols in our lives. Okay, so si David po, 2 Samuel 6. Noong ang arka ay nandun, nakuha ng mga kalaban ng ang kwento ng Israel, mga kapatid, ay parang ano, sine wave. Parang alon. Pag sila ay sumusunod, umuunlad sila. Pag sila ay sumusuway, aatakihin, pinapayagan ng Diyos na atakihin sila ng mga Philistines, ng mga Amalekites, ng mga kalaban nila. Pati yung ark ay nakuha. So, nung nagsisi na ang mga Israelites, pinayagan ng Diyos na maibalik ang ark sa Jerusalem. Kaya lang, yung music nila ay hindi naayon sa Diyos. Kung ano-anong ginawa nila sa kanilang music at minsan, mga kapatid, yung music parang nagiging symptom yun nung ano eh, rebellion. Kaya nung nangyari yun, pati si yung sabi, hindi dapat hawakan yung ark, hinawakan niya, namatay siya, hindi na muna tinuloy. Pero, naituloy din. Kung saan naiwan yung ark, pinagpala yung kanyang bahay na kung saan yung ark. Ang ibig sabihin nun, pag ang salita ng Diyos, ang commandments ay nasa bahay natin, ay pagpapalain ang ating bahay, ang ating homes. So, naiuwi nila ang ark at ang commandments, ang covenant ay naiuwi nila at naging masaya sila. So, revival din po yan. Pag naiibalik sa ating mga tahanan ang worship, pag naiibalik sa ating mga tahanan ang pagbabasa ng Bible, ang prayer, yan po ay nagiging pagpapala and there will be singing and happiness, joy in our houses. Okay, meron pa pong isang example ng revival sa Bible, si Jehoshaphat, 2 Chronicles 20, they decided to trust in God alone to help them and the discouragement turned to joy. Pag tayo po ay nadi-discourage dahil may mga challenges sa ating buhay, basahin natin yung revival sa Jehoshaphat as sa 2 Chronicles 20. When we trust God, minsan hindi na talaga natin kaya. Ito na yung, alam niyo, meron po tayong tinatawag na human window. Ibig sabihin, sa lahat ng pwedeng isipin at gawin sa buong buhay natin, ito lang talaga yung kaya natin gawin dahil may limit ang ating isip. So pag nagawa na natin lahat at hindi pa rin talaga magawa lahat, ang Diyos na daw ang gagawa nung nagkukulang pa kung para sa gawain niya ang ginagawa natin.
Sabi sa Hezekiah rin po, sa nung panahon ni si Hezekiah, 2 Chronicles 29-30, when there was revival, when the word of the Lord was read and considered and taken seriously, the temple was purified. Ang ating temple, in one way, is the holy temple. The body is our temple. So, pag binabasa natin ang Bible, pati ang ating mga pinapasok natin sa ating katawan, ay nalilinis din. Got rid of idols and brought tithes to God's house. Ang isa pa pong effect ng revival sa Bible ay yung mga hindi daw nagtatithe dati ay nagtatithe na. Yung hindi daw nag-offering dati ay nag-offering na. Yun po ang nangyari sa 2 Chronicles 29-31. And sa 30-35, sa panahon ni Josiah, they made a commitment to obey God's commands and remove sinful influences from their lives. Yung mga kaibigan nilang idolaters na hindi believers ay pinaalis nila at iniwan nila. So, mamimili din tayo ng ating mga kaibigan, pero meron din sinasabi si Sister White na social to save. Makikipagkaibigan tayo dahil gusto natin silang maligtas. Pero yung mga taong matigas ang ulo na talagang masamang influence sa ating buhay, kailangan natin iwasan. Based on the story of Josiah. Si Ezra naman po, sa Ezra 9:10, stop associating with those who caused them to compromise their faith. Ganun din po. And renewed their commitment to God's commands and began rebuilding the temple. Si Ezra ang nag-rebuild ng temple, si Nehemiah naman ang nag-rebuild nung pader. Yung pader sa Jerusalem. So when there is revival and reformation based on the word of God, even the houses, the churches, the institutions will become rebuilt. Yung mga nagibang mga tahanan, nare-rebuild. Yung mga nagibang mga relationship, mga pagkakaibigan, nare-rebuild ang mga ito. At nagsisimula ito sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Meron pa pong isang factor o effect ng revival and reformation. Pag nakita natin ang kasalanan natin sa Nehemiah 8-10, dahil sa sobrang contrition, pag nakita natin ang kabanalan ng Diyos, tapos nakita natin ang ating kasamaan, merong fasting. They confessed their sins and they read God's word publicly and promised in writing, nagpirma pa sila, to serve God wholeheartedly and Ezra. Okay. So meron silang signature. Ibig sabihin, biblical din pala yung mga promissory note na ginagawa natin sa church. Kasi ginawa din yan nila Ezra sa Nehemiah 8-10. And yung fasting natin is biblical din. And confessing of sins, yan. And sa Acts 2 naman po, ang mga apostles, they gathered, they prayed, and God moved so powerfully that thousands came to the faith after Peter's sermon, founding the great the foundation of the Great Commission. So, kanina po nakikinig ako nung isang part dito. Sabi daw po sa Acts, maraming nabinyagan, thousands and thousands. Actually, if we read last day events, meron pong phrase doon na sabi ni Sister White, sa dulo ng panahon, yung mga makukonvert ng church ay kasing dami or mas madami pa kaysa nabibinyagan nung Pentecost, nung after nung Acts. Ilan po ba yung napapabinyagan nila na pinakamarami nung Acts? Sabi nila, 3,000 in one day. Pero sabi ni Pastor Parulan, pag binilang natin yung total accessions ng Seventh-day Adventist Church sa isang taon, dinivide natin ng 365, lampas 3,000 na ang napapabinyagan. At sabi sa last day events, lalagpas pa doon. So talagang early rain yun at yung latter rain ay mas madami ang nangyayari. So, yun po ang mga ang iba sa mga revivals sa Bible. Sabi nung kaibigan ko, Sir, which one, where is the revival in the Bible? Narealize ko mga kapatid, simula Genesis hanggang Revelation, lahat pala talaga ang buong Bible, revival. And meron si Sister White aklat na ang title ay
true revival. Binasa ko po yung aklat na yun. Iba ang nakita kong revival. Kasi ang nakikita natin revival ngayon sa ating church, ganto gawin, ganto gawin, ganto gawin. Nung nakita ko po yung true revival na book, ang idea ni Sister White ng revival ay evangelism. Ito ay yung mga hindi naniniwala sa Diyos, sa Bible, pag dinala ang Bible sa kanila, ay naniniwala sila. Yun ang nakikita ko dun sa true revival na book. So, hindi lang pala actually revival inside the church, revival ng sangkatauhan sa pagbabalik sa ating Panginoon. So, ang ating utos ng ating Panginoon ay sa ating church ay to teach all things. Kaya po ang ating remnant church, sabi sa Revelation 12:17, naiintindihan po natin na tayo yung remnant of her seed, which keep the commandments and have the testimony of Jesus Christ. Ayan po. Yan ang identity ng remnant church. We keep the commandments. So, mabuti na lang, meron tayong church who studies all the commandments and even acquires some understandings from other denominations as long as it is according to the word. Yan. Dahil po ang sabi dito sa Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Ito po ay gusto kong i-expound. For example, mga kapatid, ang sabi ko po, nagsabi po ako, gusto ko ng saging. Pag sinabi ni Kuya Ogie na gusto daw ni Servin ng saging, yun po ba ay according sa akin? True or false? True, kasi sabi ko gusto ng saging. Sabi ni Elder, gusto daw ni Servin ng saging. So, ang sinasabi niya po ay according sa akin, di ba? Correct. Pag sinabi naman po ni Elder na gusto daw ni Servin ng orange, ay, sabi, bago pa yun. Pag sinabi naman po ni Sir na gusto daw ni Sir, ayaw daw ni Servin ng saging, ayun ay hindi according, ano? Yun ay hindi according, yun ay contradiction sa sinabi ko. Kasi gusto ko, sabi ko, gusto ko ng saging. Ang sabi niya po, gusto daw, ayaw daw ni Servin ng saging. So, yun po ay contradiction. At lahat ng contradiction ay hindi according. Pero po, merong isang puzzle. Minsan, maraming nalilito dito. Ang sabi, for example, ang sabi ko po, I like banana. Pero ang sabi po ni Elder, Servin likes orange. Ang question, mga kapatid, yun po ba ay contradiction? Hindi tayo sigurado. Yun po ba ay according? Yun po ba ang sinabi niya ay according sa akin? Hindi. Dahil ang sabi ko, hindi naman ako nagsabing gusto ko ng orange. Yun po ay siguro ay naisip niya lang. O baka gusto niya sinabing ng orange. Ang ating pong basis ng ating beliefs ay napakahigpit. Hindi po tayo naniniwala ng kung ano-ano na hindi actually sinasabi sa Bible. Halimbawa, yung baptism. Sinasabi po ba sa Bible na bawal magbinyag ng sanggol? Hindi ko alam, pero wala pa akong natagpuan. Pero hindi natin ginagawa yun, mga kapatid, dahil hindi yun siya according. Yun yung napakahalagang word na maraming denomination ay hindi nakakaintindi. Tayo namang mga Adventist, hindi rin natin minsan na-consider yung word na according. Hindi natin sigurado na talagang lahat ng beliefs natin ay according. Pero actually, sa lahat ng nakita ko dito sa beliefs, lahat po yan talaga according. Hindi lang natin na-emphasize yung word na according. Pero yun po ang nakasulat mismo sa Isaiah 8:20. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, sa Tagalog po ay ayon. It is because there is no light in them. So, kailangan po lahat ng ating beliefs and practices ay ayon sa Bible. Yan ang safety ng ating religion. Katulad ng, paano yung Trinity? Wala naman sa Bible. Pero, nandun yung idea. Okay. Sabi kasi, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So, the idea is there, kahit yung word na Trinity ay wala dyan sa English, sa Tagalog, sa Greek at sa Hebrew, ay yung idea ay nandyan. Okay?
And of course, we believe the God the Father, who is the creator, source, maintainer, and merciful. So, minsan mga kapatid, sa dami ng mga pagsubok sa buhay, sabi namin dun sa PYC, next PYC will be in heaven, and the keynote speaker will be God the Father. Ako po ay biglang naluha. Kasi nagka-camera kami, nag-video kami. Kasi sabi ko sa aking sarili, gusto ko talagang ma-meet yung speaker. Yung mga speaker ngayon na galing GC, nakikita natin, nakakatabi natin. Pero yung talagang yung Diyos yung mamimit natin, parang talagang gustong-gusto natin ma-meet ang author ng Bible, yung author ng kaligtasan, yung may plano na patawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan. God the Father and also God the Son, Jesus Christ, through Him all things were created. Binabasa ko po itong Matthew 24, 25, 26. Itong mga red ng mga letters sa Bible, napakagandang basahin kasi mismong galing talaga ito kay Jesus Christ na mga salita. Ang sabi sa writings ni Sister White, one line of scripture is worth more than 10,000 ideas of men. So, isang line ng scripture, napaka-powerful. Kaya pinakamahalaga talaga yung nakasulat sa Bible. Buti na lang, ang ating Sabbath School, nakatutok sa Bible. Kaya yung ating lesson, pag binasa natin yung title, Adult Bible Study Guide. Guide lang yun. Pero ang talagang ini-study natin ay yung Bible. Ang ating church ay based sa Bible. And we also have the Holy Spirit. Ang ating Holy Spirit ang nag-impress sa mga writers sa Bible. Ito rin po ang nagko-convict. Ang sabi ni aking kaibigan, pag nag-evangelism tayo, dito tayo. Tayo ang magtuturo. Pero ang magko-convict ang Holy Spirit dito sa ano. Kasi nagtataka ako. Siya nag-evangelism. Ako nag-evangelism. Bakit mas marami siyang pabinyag? Sabi niya kasi, sir, papanalangin yan. Kailangan ipanalangin. Kasi dito tayo. Ang Holy Spirit ang dito. Sabi ko, kaya pala. So, yun po ang ginagawa natin. Kaya po pala sinasabing Great Commission, dahil mission actually ng Diyos yun, we are just helping. Commission. Dalawa. Okay. So, the Holy Spirit also, nung umalis si Jesus Christ, sabi niya, I will send you a comforter. He shall teach you all things whatsoever I have taught you. And shall lead you into all truth. Yan. So, lahat ng mabubuting galing sa Diyos ay napapadala sa ating mga isipan through the Holy Spirit. Of course, we believe in the literal creation. The Bible teaches literal six-day creation. It is also the basis of the fourth commandment. Remember the Sabbath day? Because God created and rested on the Sabbath day. Ang sabi rin po sa Bible na tayo ay create na perfect, ngunit because of sin, we have this tendency to do evil. Kaya imposible nating ma-overcome ang ating tendencies without the power of Jesus Christ, without the power of the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, balik ako dito ang konti sa Jesus Christ. Ang pangalan ni Jesus Christ, mga kapatid, ay napakakapangyarihan. Doon sa Nagaview, doon po kung saan ako lumaki, marami po doon na po-possess. Pero, pag nakabanggit sila ng pangalan ni Jesus Christ, takbo ang evil spirit. Ganyan kapangyarihan ang pangalan ni Jesus Christ. Minsan, meron akong mga nightmare. Siguro marami ako nakain bago natulog. Parang hinahabol ako ng mga demonyo sa panaginip ko, Pastor. Pero pag nakatawag ako sa aking, kasi dahil nakita ko nung ako'y bata pa na yung mga napuposes, pag nakatawag sila sa pangalan ni Jesus Christ, tagalagang takbo yung evil spirit. Pag nakakatawag ako kahit sa panaginip lang po, pag nakakatawag ako sa pangalan ni Jesus Christ, tapos din ang panaginip ko. Gising. Kaya napakakapangyarihan ng pangalan ni Jesus Christ. Sabi sa Bible, those who call upon the name of the Lord will be saved, shall be saved. Ganyan po. Pag meron tayong mga malalaking nakakagulat na problema, tumawag lang tayo dahil ang mga angel pa na ay naghihintay lang na tumulong sa atin. Pag nakita natin, pero pag mayabang tayo, naku, dun tayo nalalaglag. Pero pag nakita natin ang ating pangangailangan sa Diyos,
doon tayo tinutulungan ng ating Diyos. And wala tayong problema dahil mas makapangyarihan ang Diyos kaysa kay Satanas. Yun ang dapat nating ma-emphasize. Mas marami ang good angels. Kasi one-third lang yung nalaglag. Eh masasama pa yun, di humina na yun. Yung two-thirds, mas marami pa po yun. Ang holy angels. Okay. And we also are in the great, lahat daw po tayo ay actors. We are all actors in the great controversy. Sabi sa Bible, we are observed by men and angels. Nakakahiya yung mga ginagawa nating mga kasalanan. Mabuti na lang, merong kapatawaran. Pag humingi tayo ng kapatawaran, sabi sa Bible, though your sins be as scarlet, I will make them as white as snow. Wow. And mabuti na lang po ang panalo sa great controversy ay si Jesus Christ. Kaya sabi ni Jesus Christ nung siya ay mapako sa krus, it is finished. So tapos na ang great controversy in one sense. Pero i-execute na lang ng history yung actually katapusan. Okay, that's the great controversy. The problem of the great controversy is sin. Sabi sa Bible, we wrestle not among flesh. Hindi tayo naglalaban-laban sa ating sarili. Ang kalaban natin ay kasalanan. Ang kalaban natin ay kasamaan. Mabuti na lang, tayong mga taniniwala sa ating Panginoon, kahit na tayo ay mamatay, kahit na tayo ay malunod, kahit na tayo ay mamatay sa ating sakit, meron pa rin pag-asa na mai-refund. Yung refund, parang yung mga ginagastos yan sa evangelism. I-refund daw po yan sa langit. Dahil ang sabi sa Bible, lay not your treasures on earth, but lay up your treasure in heaven. So, marirefund yung ating buhay. Kaya, walang kalugihan ang gumawa sa gawain. Kahit ubusin natin yung ating buhay sa gawain, ibabalik naman ng Diyos ang buhay. Mga kaibigan, kung maintindihan lang natin ang ating buhay, ang kahalagahan ng ating buhay, marami tayong mga nurse, siguro may mga doktor, ang mamahal ng gamot, ng pa-hospital, ganyan kahalaga ang buhay. Pag mamamatay na tayo, gagastusin natin lahat ng ating pera para lang madagdagan ng ilang oras, ilang buwan ang ating buhay. Pero, mamamatay pa rin naman tayo later. Pero ang gusto ng Diyos maibalik sa atin ay ang buhay na walang hanggan. Kung maintindihan lang natin yung buhay na walang hanggan, lahat ng ipapagawa sa atin ng ating Panginoon, walang kahirap-hirap. Kasi ngayon, 70 years or siguro kung maingat sa health, 80 years or 100 years. Pero pag tayo ay naintindihan natin ang kaligtasan na gustong ibigay sa atin ng Diyos, 1,000 years pa lang. Ano pa lang yun? Kapahingahan pa lang yun sa langit. Tapos, eternal life. So, napaka, sabi ni Sister White, yung mga pagdurusa daw po natin dito sa earth, walang ayaw nung makita niya yung langit, yung mga naligtas sa kanyang vision. Yung mga lahat ng kahirapan natin dito sa mundo, ayaw nang pag-usapan ng mga naligtas dahil walang-wala lang daw po yun. Doon sa grabe ng kagandahan ng glory ng langit na gustong ibigay ng Diyos sa atin. Kaya kung titingnan natin yun, ganun pala talaga tayo kamahal ng Diyos na gusto niya tayong bigyan ng walang hanggang buhay. Lahat ng, parang gusto natin sabihin, sige po, ako na po ay inyong alipin. Sabi ni Pablo, I am the servant of the gospel. So tayo ay sumusunod sa mga utos ng Diyos dahil gusto niya tayong bigyan ng buhay ng walang hanggan. And yun yung ating reaction sa love ng sa love of God. Experience of salvation. Kahit na po si Moses, lagi kong gustong sabihin, si Moses na nakapatay sa Egypt, karga-karga niya ang Ten Commandments na may nakasulat, thou shalt not kill. Ganyan po ang miracle ng salvation. Kahit na tayo ay mga labagista dati, kung naintindihan natin ang salvation, pwede pa rin tayong gamitin ng Diyos na maging nasagawain. Si Mary Magdalene na naging prostitute. Mas marami siyang natatawag sa gawa sa Kingdom of God. Si Samaritan woman na maraming asawa. Mas marami pa siyang nakuhang Samaritan kaysa dun sa mga disciples. Ganyan po kakapangyarihan ang salita ng Diyos.
pag binabago ng Diyos ang mga tao, walang makakapigil sa pwedeng gawin ng Diyos sa mga converted ng mga tao. Katulad po ni Apostle Paul, ni Saul, dati siya pinapapatay niya yung mga pinepersecute niya yung mga Kristiyano. Pero nung siya ay tinawag ng Diyos, siya ang sumulat ng halos kalahati ng New Testament books. Ibig sabihin, ganyan po ang demonstration ng forgiveness, ng plan of salvation. At ang sabi po sa writings ni Sister White, sa lahat daw po ng ating panalangin sa langit, ang pinaka-priority daw pong sagutin ng Diyos ay ang panalangin ng repentance. Ibig sabihin, kahit na napakarami kong ginawang kasalanan, pag ako ay truly repentant, 1 second lang, napatawad na tayo sa ating lahat ng kapanalangin. Yung sinasabi na, though your sins be as scarlet, I will make them as white as snow. Yan ang experience of salvation. And, syempre, pag nakakita tayo ng ginto na hindi natin maubos-ubos, gusto natin ibigay sa lahat ng ating kaibigan. Yan yung nangyayari when you find the pearl of great price. Walang makakapigil sa paghanap ng pearl of great price, Jesus Christ, our salvation. Gusto natin i-share. Kaya yung si Nicodemus, sa John 3:16, ang sabi po dito, ini-explain ni Jesus Christ kay Nicodemus ang paraan ng kaligtasan nung nakipag-meeting siya kay Jesus Christ. At ang pinaka-popular verse, syempre yung memorize natin, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Si Nicodemus po ay iniisip niya yung John, itong sinabi sa kanya ni Jesus Christ. At nung naintindihan niya lahat ito, mabuti na isulat dito sa John. Naintindihan din natin, at yun ang pinaka-favorite verse ng lahat ng Kristiyano. Nung naintindihan niya ang kaligtasan na gusto ibigay ng Diyos sa atin, na sabi ni Sister White, sabi ng inspiration, siya daw po ay naghirap dahil pinapamigay niya lahat yung mga kanyang naipon as a Pharisee, kasi religious officer siya. Yung mga kanyang lahat ng kayamanan ay pinigay niya lahat dun sa mga apostles. Dahil yun talaga ang pinakamahalaga ay yung kaligtasan. Mas mahalaga pa kaysa kanyang influence, kaysa kanyang pera. So yun po ang nangyari kay Nicodemus. And of course, paano tayo lualago kundi tayo ay kailangan magbasa ng Bible every day? Dahil yan po ang basis ng lahat ng revival. We have to be cleansed by the Holy Spirit every day. Feeding on His Word. Meditating upon it. Sa Psalms, nakalagay po doon, meditating on your Word day and night. So si David po pala ay mahilig mag-meditate sa mga words ng mga prophets day and night. Si Jesus, sa buong New Testament, pag si Jesus ay nagsesermon, sasabihin niya, according to Moses, according to Isaiah, according to Jeremiah, it is written, it is written, it is written. Ibig sabihin po, alam ni Jesus Christ ang banal na kasulatan. Kaya yun po ay part din while we are growing to be like Jesus Christ. And sabi dito, hindi na tayo kailangan matakot sa mga mumu. Meron po bang natatakot sa mumu dito? Because Jesus' victory, by His death on the cross, Jesus triumphed over the forces of evil. Kaya hindi tayo natatakot sa mga worldly na mga human associations, kahit na yung mga Illuminati, yung mga ISIS. Sabi sa Bible, kaya nilang patayin ang katawan natin, pero hindi natin matakot tayo dun sa kayang magsunog sa ating forever. Okay. Dahil yan ay mga tao lamang. Kaya hindi rin tayo kakampi dyan sa mga yan. Bakit? Pag namatay ba tayo, kaya ba nila tayong buhayin? Hindi. Patay din sila. Patay din. Lahat din patay. Pero pag kumampi tayo kay Jesus Christ, kaya niyang buhayin ang sarili niya, kaya rin niya tayong buhayin. Kaya yun po ang logic ng righteousness. Ang evil ay hindi talaga magwawagi. Dahil na-overcome ni Jesus Christ, He triumphed over the forces of evil. He also subjugated the demonic spirits during His earthly ministry and has broken their power and merged Satan, their ultimate doom. Kaya talo talaga ng Diyos ang lahat ng evil spirits. Kaya hindi na tayo kailangan matakot dyan dahil
takot sila kay Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus Christ, takot sila. Ang great controversy, meron daw pong rules, ano yung tawag doon? Rules of engagement. Pag pinapayagan natin ang kaaway, sunusunod natin yung mga gusto ng kaaway, doon tayo kakampi. Pag sinusunod natin ang gusto ng Diyos, doon tayo ano kakampi. At ang sabi dun sa narinig natin dun sa ayas, every moment of the day, we are making decisions pertaining to the great controversy of our mind. Every moment po pala, nagdi-decide tayo kung kakampi tayo ng Diyos o kakampi tayo ni Satanas. Saan po yan? Allegiance. Every moment, lahat ng mga decision nating maliliit na decision, may kinalaman sa great controversy. So, saan naka-base yung hindi na kailangan tayo matakot dahil talo ng Diyos? Sa Romans 8. Ang sabi po dyan, neither death nor life nor angels nor principalities nor things present nor things to come nor height nor depth nor any other creature, kahit na angels pa yan o ano, shall be able to separate us from the love of God which is in Jesus Christ our Lord. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagpapaandar ng mundo, ng buong universe. Of course, mahalaga rin po dahil sabi sa Bible, ang ating pagkakaintindi ng ating church. Lahat ng naniniwala kay Jesus Christ ay kasama sa church. Lahat ng naniniwala sa salita ni Jesus Christ ay kasama sa church. Siyempre, meron ding hindi totoong church. Yung mga kunwari lang, winarning din po yan ni Jesus Christ, in the last days, there will be false prophets saying, I am Christ. Or he, Christ is somewhere there or somewhere. Be careful to them, about them. So, according to Jesus' warning, we have to be careful because there are churches which are not true. Paano natin malalaman yung true at hindi true? Siyempre, Isaiah 8:20, the teachings should be according to the word. Kaya iimbestigahan natin. Marami akong kaibigan, marami pang kaibigan na lumabas sila sa Adventist Church dahil naguluhan yung kanyang mga isip at mga emosyon. Pero nung talagang tinutukan nila ang turo, sila ay bumalik sa Adventist Church dahil hindi talaga matitinag ang turo ng Biblia. Ang sabi ni Pastor kanina, pag tayo ay nag-away sa church, wag lalabas sa church, doon pa rin. Pag ang meron po gumawa ng study daw, sabi nila, yung mga nagba-backslide daw, sabi nila, wala daw silang problema sa teachings. Ang problema daw nila kaya ng backslide ay relationships. Hindi naman po ako maniwala doon. Kasi, kaya sila nag-backslide dahil ang religion nila naka-base sa relationships. Pag nawala yung relationships, wala na silang religion. Pero kung ang religion mo ay naka-base sa doctrines, kahit mag-away kayo ng churchmate nyo, ang doctrines mo hindi nagbabago. Lilipat ka lang dun sa kabila naman. O magtayo ka rin sa next barangay. Lagay ka pa ng isang Adventist church dun. Dahil pag ang basis ng ating religion ay ang katuruan, kahit makipag-away pa tayo katulad ni Pablo at ni Barnabas, nagsiseparate lang sila ng missionary effort. Di mabuti rin at dumadami. Pero ang turo ng Jesus Christ sa Bible ay hindi nababago. Pag ang religion natin ay based on the according sa Word of God, mas stable ang ating religion. Yan po ang church. And when Jesus Christ comes, meron tinatawag na pure church, purified church, purchased of His blood. Okay, so yan po ang... At meron pang isang, ibig sabihin po yan, yung remnant and its mission. Hindi lang basta tayo church, tayo rin po ay merong remnant. Dahil maraming nagkakasala, marami po yan sa Bible. And we are doing and proclaiming the Revelation 14 message and we are keeping the commandments. So yun po ang ating role as a remnant and the mission. And we are united. Marami tayong mga, the Holy Spirit has given us many gifts. Every part of the body of Christ has a role in the remnant mission. Yung iba magaling mag-drive. Ako po, personally, ang karamihan ng aking tulong sa church ay pagda-drive. Pagda-drive. Kasi marami po akong pinagda-drive na pastor.
Tsaka yung pagka-camera-camera yan. Marami rin akong binibidyo ng mga pastor. Karamihan po ng mga videos sa YouTube, hindi naman tungkol sa akin. Kaya ko lang binibidyo yan para lang patunay na hindi kung ano-anong tinuturo ko. Kasi minsan, ina-accuse ako. Sabi ko, just panoorin nyo kung hanapin nyo yung mali. So, ay, maraming tayong talents. Ang aking inaamin na talent ko ay yung self-sacrificing service. Kasi mas madali lang tumulong sa mga manggagawa. Tumulong sa mga elder, tumulong sa mga church, tumulong sa mga evangelist, tumulong sa Amazing Facts, tumulong sa 3ABN, sa Hope Channel, sa Kapitulo Versikulo, sa katutulong. Napakaraming ginagawa ng Diyos and nakikita natin talagang ang Diyos ang head of the work. He is the head of the church and we are the body of Christ. Iba-iba tayo ng pwedeng gawin. At binibigyan tayo ng mga talents at yung talents pwede rin nating paramihin yung ating mga talents. Natututo tayo ng kung ano-ano kahit hindi naman talaga tayo professional doon. Sabi sa book na Christian Service, if we give all our best, God will supply the deficiencies sa ating service. Yun po ang pinaka-favorite ko. Okay, baptism according to the Bible, pati yung paraan, dapat according. Lord's Supper, ayan po kami nag-Lord's Supper kagabi sa PIC. Nagtataka kami ng aming boss, bakit nyo pala talaga pinutos na maghugas tayo ng paa ng isa't isa? Ay, hindi na kami nagtatanong, iinutos eh. So tayo na lang po ay susunod. Yan ay act of humility. And spiritual gifts and ministries. Andyan po, yung iba, may gifts ng ministries of faith. Kahit hindi nila naintindihan, sige lang. Dahil nakita nila ang pattern ng paggawa ng Diyos in the past, kaya natin nirerespect yung mga nakakatanda sa iglesia. Sila po yung malalakas sa pananampalataya. Dahil nakita na po nila sa kanilang buhay at sa ministry, yung mga ginawa ng Diyos. Kaya alam nila kung paano ang Diyos gumagawa. Yung iba, healing, prophecy, oh. Sabi po sa Joel 2, and the Spirit of the Lord will be poured out unto all flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Sabi rin po sa Acts 2:17, in the last days, the Spirit of the Lord will be poured out unto all flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Sabi rin po sa Revelation 10, yun po ay prophecy tungkol sa Adventist Church, sa verse 10, it will be sweet to the mouth and bitter to the belly. Sa verse 11, but you must prophesy to all nations. Mas mabuti pang basahin. And I took the little book out of the angel's hand and it ate it up and it was in my mouth, it was sweet as honey, and as soon as I eaten it, it was bitter. Yan yung 1844 experience natin. Ngunit ang sabi po dito, kahit na mali yung ating pioneers sa 1844, akala nila sa second coming nga. And he said unto me, thou must prophesy again before many peoples, nations, tongues, and kings. Kaya po ang Seventh-day Adventist Church, kahit yung mga pioneers, yung Millerites, kahit mali noong 1844, kailangan daw natin ipagpatuloy ang pag-prophesy. Ang ibig sabihin ng prophesy, you just give the message to other people from God. Ngayon, meron tayong danger, maging false prophet yung kanina sa Deuteronomy 15:4 or 5. So, dapat lahat ng ating sasabihin ay according sa Bible. Pag according lahat ng ating tinuturo, we are doing God's will. Okay. Proclamation, teaching, administration, reconciliation. Ayan, akala ko accounting term itong reconciliation. Nasa Bible po yan, the ministry of reconciliation, reconciling God with the humans and reconciling people with other people. Compassion, ayan, yung mga girls, mahilig to sa compassion. Naaawa sila dun sa mga manglilimos. Self-sacrificing service, ito ang pinakamadali. Pagkailangan maghakot, ang dali lang maghakot. Pagkailangan mag-drive, ang dali lang mag-drive. And charity for the help and encouragement of people. And all of these are gifts of the Spirit and given by the Holy Spirit to us. Who teaches us how to do all of these things? And ang pinaka matinding gift of prophecy is Sister White. Ayan, Sister Ellen G. White, na napakarami niyang messages from God. Na lahat ito ay according din sa Bible. Pag sinabi niyang mag-vegetarian na daw tayo lahat, nandun yan sa Daniel 2.
Sabi ni Daniel, si Nebuchadnezzar kasi kung ano-ano kinakain, kaya nalimutan niya yung dream niya. At di niya naintindihan. Kaya kung gusto natin maintindihan ng maayos ang salita ng Diyos, malaking advantage ang umiwas sa mga bagay-bagay. Sabi rin po ni Sister White, huwag na kayong kakain ng isda. Kasi in the last days, magiging polluted ang mga rivers at saka mga seas. Kaya pagtingin ko sa Forbes magazine, Forbes.com, sabi nila doon, yung California tuna ay may traces nung radioactive waste na galing sa Japan. Kaya pala sinulat ni Sister White, kahit pala yung mga isdang lumalangoy pala yan, baka pumunta sa Japan yung isda. O kaya baka yung ocean currents ay umikot. Kaya pala sabi ni Sister White, 150 plus years ago, na hindi na kailangan matuto tayong umiwas sa mga flesh food kasama yung isda. Ayun, nandun sa magazine ngayon. Sabi na Inquirer7.net, the Laguna Lake is not safe for humans and fish. Uy, ang daming fish pen kaya doon. Kaya pag kakain kayo ng isda, tatanungin nyo muna, galing ba kayo sa Japan? O galing ba kayo sa Laguna Lake? Pag hindi sumagot yung isda, guilty yun. Nasa Bible po yan, Leviticus 11:25-35. Ang principle na dyan, yung mga bagay na clean, halimbawa yung apple na clean, pag nalaglag dun sa Laguna Lake, clean pa po ba yun? Lalo dun sa may bandang binyan, yung maraming babuyan. Pag clean yun, di ba? Yung apple, di ba clean po yun? Hindi naman unclean yun. Ah. Pero sabi dun sa Leviticus, yung part na hindi natin mismo binabasa lagi, 25-35, pati yung palayok na nalaglagan ng unclean things, hindi na dapat basagin na daw yun. So, ibig sabihin, yung mga clean na normally clean, pag na-pollute sila, nagiging siyang unclean. O, mabuti pabasahin natin. Mahaba-haba lang po ito. Pero nandiyan din po yan. Kaya palang sabi ni Sister White, yung mga bagay na normally clean, nagiging siyang unclean. O? Pati yung mga lalagyan, that fall, it shall be unclean. The vessel of wood, the raiment, skin, etc. shall be unclean. So it shall be cleansed. Pwede mo namang palang hugasan. Pero dahil pasama ng pasama yung papulyut ng papulyut yung mga ating mundo, maraming unclean na. And the law of God, 10 commandments, we memorize that, especially the Sabbath. Nako, kaya po pala, favorite po natin itong Sabbath. Kaya po pala, meron tayong guidelines for keeping the Sabbath. Ang sabi po dito sa Adventist.org, ito po, hindi niyo mabasa. Ito po ay official website natin. The buying and the preparation of food, the readying of clothes, and all other necessities of everyday life will be completed before sundown Friday. Ah! Nasa Bible po ba yan? Hanapin natin sa Bible. Dito. Bago ako hanapin sa Bible, bibigyan ko muna kayo ng tips. Paano maiiwasan ang cooking? Kasi sabi din sa guidelines, oh, preparation of food should be done daw before Friday sunset. Bago ko po banatan ng mga Bible verse at Ellen G. White quotes, bibigyan ko po muna kayo ng tips. Kasi nai-stress ang mga tao ng Diyos pag sinabi mo ang katotohanan, hindi nila alam kung paano gawin. Pero pag sinabihin ko muna ng examples, tapos nalaman natin itong katotohanan, mas madali nang gawin kasi may susunod lang tayo sa examples. So, UNCLOB University sa Indonesia, sabi ng presidente doon, nung International Student Services Conference 2014 sa IAS, sabi niya, in our cafeteria, we cook all the viand by Friday afternoon. And every all the viand, lahat daw po ng ulam, sa cafeteria yun, hindi sa bahay. Sa cafeteria ay luto na. Pwede pala yun. So I took note and sabi ko sana ma-meet ko siya later. Sabi naman ni Pastor Hutman Sinaga, SSD Ministerial Secretary, noong 2014 IAS Asian Theological Forum, sa Sabbath speaker, sabi niya, preparation of food should be done before the Sabbath. Actually, he was just alluding to the guidelines and what Sister White says. Yung aking
teacher naman po sa Nagabu dati. Sabi ni Ma'am Paes, yung asawa ni Sir Paes sa AUP, yung Vice President for Student Services, sabi niya, Win, yung teacher mo si Ma'am Habla, pagka-retire niya, nag-missionary siya sa isang island at siya yung matron ng cafeteria. Hindi sila nagluluto ng sabaw. Sabi ko, paano ginagawa, ma'am? Sabi niya, wala silang kurente, wala silang ref. Nilalagay daw nila sa ilalim ng lupa. Sabi ko, iwan ko kung paano yun, pero pwede daw. Sabi naman ni Vender Sadul, yung grandparents daw niya, kayang magluto, kayang mag-avoid ng luto ng sabaw. Sa akala ko po, mga kaibigan, dito sa Pilipinas, hindi ito alam natin dahil hindi tinuro ng mga missionary. Pero pag sinasanuman ko sa mga church, sabi ng mga members, yung lolo namin ganyan eh. Yung uncle namin ganyan, yung elder namin ganyan. Sabi ko, hindi pa, akala ko, hindi nalimutan, alam pastor, nakalimutan ng missionaries kasi sabi, teach all things. Sabi ko, baka nakaligtaan nila yung cooking on Sabbath. Pero alam ng mga lolo, yung pala, kaya pala ganun yung unang word ng fourth commandment, remember. Kasi nakalimutan ng mga Pilipino na hindi pala dapat nagluluto pag Sabado. Alam niyo mga lolo natin, alam niyo mga ibang tao. Yan po ang sabi ni Bender. Sabi, ito naman yung mother ko, sa papakinig ng mga video ko na nakasermon, naniniwala na rin sa nakasulat sa Bible. Kaya, she tries her best to cook almost all the food on Sabbath, before Sabbath. Sabi naman ng isang cafeteria, kaya namin yung gawin kung meron lang kaming malaking ref. Ah, at least, sabi nila, kaya nila. Meron naman po mga missionary, sabi nila, dun sa light school, sabi ko, paano nyo ginagawa? Madali lang. Kakain namin ay bread, fruits, granolas during Sabbath. So meron silang Sabbath menu. Sabi naman ni Kuya Jun, lumingkit, sabi niya, yung sa probinsya daw nila, yung kaldero nilalagay sa dayami. Parang warm pa rin siya hanggang next day. Tapos yung sawdust, yun daw po yung ginagamit nila. Gumagamit din sila ng asin. Oh, ibig sabihin, alam noon nung mga panahon na yun. Sabi naman nung sa internet, dahil nakikita nila itong mga post ko at saka mga sermon, ito po ay galing sa mga Jews. Sabi nila nung mga Jew, actually, ganyan lang yan. Just use slow cooker, etc. Sabi naman ni Dandison sa internet, nakita niya yung post ko at yung sermon, madali lang, we just prepare all food and we find it a blessing. Hindi tayo nalilate sa Sabbath school, hindi tayo nagsisigawan pag umaga. Sabi naman ni Jerry Tulod, fasting na lang. Para hindi nila kailangan magluto. Ito po ay sinubukan ko. Hindi dahil sabi ni Jerry Tulod. Dahil may nakita akong kaibigan ko na sabi ko, ba't di ako makain pag Sabbath lunch? Sabi niya, fasting ko kasi ngayong araw. Oh, sinubukan ko pong gayahin. Sabi ko, subukan kong gayahin kasi lahat ng nakikita ko, sinusubukan kong gayahin kung tama o mali. Sinubukan ko pong gayahin. One semester, buong Sabbath day, hindi ako makain simula umaga hanggang paglubog ng araw. Alam niyo mga kapatid, masakit sa ulo. Hindi ko alam kung anong nangyayari biologically, pero hindi naman ako namatay. Pero, merong magandang effect. Simula nun, dumami yung speaking appointment ko. Halos every other Sabbath, speaker ako kung saan-saan na hindi ko naman ina-arrange, hindi ko rin alam kung actually kung nasaan ako next Sabbath. Dumami, nakakapagod mga kaibigan. Napagod ako. Tapos, hindi naman ako theology graduate, pero nakakanda ako ng dalawang crusade that year and the following years. Sunod-sunod din. Sabi ko, ganun palang nangyayari pag sinubukan mo yung ginagawa nila sa Bible na fasting and prayer. Wala namang nagbago sa akin, pero lalagay ka lang ng Diyos sa mas maraming ministry. Tapos ang dami-dami, napagod ako, nag-backslide ako, sabi ko, titigilan ko nga ito. Kung talagang pag nag-fasting ka, dadami yung ministry mo, pag tumigil ka, kukunti yung ministry mo. Ibig sabihin, totoo. So tumigil ako pag fasting. Tumigil din yung, at saka naka-church plant kami ng dalawa. Tumigil yung church planting, tumigil yung speaking appointments, tumigil din yung crusades. Lahat, tumigil. Ibig sabihin, totoo talaga yun. So kung kaya nyong eksperimentuhan, bahala kayo. Pero yan ang aking experience. Nakakatipid pa ako ng pagkain. Hindi mo pa kailangan magluto. Hindi mo pa kailangan problemahin. Yung mga church member lang nalulungkot dahil hindi ka kumakain. Pero bayaan lang sila kasi. Sabi naman ni Ryan James Jimenez, eat fruits and vegetables na lang daw ang Sabbath. Sabi ni Mike Rivera, huwag daw lalagyan ng sabaw yung ulam kasi pag may sabaw, madali daw mapanis. Ah, at saka meron daw silang special kaldero. Sabi ko, bakit may special kaldero? Kasi yung kaldero na gamit araw-araw, napanisan na yun.
pag naglalagay na ng pagkain, mapapanis yun. Yung Sabbath kaldero, hindi pa yun napanisan. Kaya kahit maglagay ka ng ilang araw dun, hindi mapapanis. Ah, okay. Sabi naman ni Joy, kailangan daw ng ref. Sabi naman sa ibang church, minsan may isang ministry sa isang church, pinuntahan ko po doon. Sabi ko, tingnan ko nga kung paano sila nagsasabat keeping. Kasi malaking ministry ito. Tingnan ko, pumunta ako sa kusina. May nabasa pa ako doon. Wash your own dish. Ah, kasi sabi sa, saan ba nakasabi? Either sa writings ni LNG White or sa Adventist.org. Avoid washing dishes. Kaya sila dish lang. At least hindi marami. Hindi naman perfect, pero at least no, papunta tayo doon. Kaya pala yung ibang church, ang ginagamit nila yung paper, plates, para makaiwas na sila sa mga dish. Sabi naman ni Charis Arroz Vidal, yung father-in-law daw niya, 28 years na. So mga kapatid, ang tanong ko, posible ba na masundan ang nakasulat sa Bible? Hindi ko pa sinasabi kung nasaan nakasulat. Posible, ang great controversy, it is about the law of God. Sabi ni Satanas, hindi pwedeng sundan ang law of God. Masyadong istrikto. Sabi ni Jesus Christ, pwede. So, ang great controversy is the issue with the law. Pwede bang sundan ang batas ng Diyos o hindi pwede? Kaya, ang remnant church is demonstrating that to keep the commandments. So, sabi ko, meron ba silang rice cooker? Wala silang rice cooker. Paano ginagamit? Yan, meron din silang rice hole, yung ipa. So, sabi naman ng isang si Ma'am Noreen ito. Sabi niya, kamutin na lang ang lutuin ko. Lalagay ko sa ref. Sabi ko, ma'am, sabi ni Ellen G. White, huwag kang kakain ng, it is not God's will for His children to eat cold food. So, paano yan, ma'am? Malamig yung kamote mo. Sabi niya, iiwan ko dun sa kotse. Pag ka nang hali, mainit na yun. Sabi ko, pwede rin. So, maraming mga creativity ang mga anak ng Diyos. Dahil gusto nilang sumunod sa utos ng Diyos, hindi ko pa sinasabi kung saan nakasabi sa Bible, merong isang youth conference. Marami silang kabataan na pinapakain. Yung caterer nila, ayaw talaga mag-cater pag Sabado. So, nag-prepare sila ng packed lunch. Lahat. Pinanalangin nila at nag-promote sila ng fasting. Pagkatapos ng Sabah, sobra pa yung natira. Maraming nagkikwento, hindi ko po, wala ako dyan. Pero lahat, yung speakers, hinatid ko sa airport, pati yung mga organizers, nakausap ko, sabi nila, talagang pati yung pera sa bulsa ng treasurer, dumami daw. Hindi nila alam kung paano. So, sabi ni Mac, si CA daw na businessman, hindi daw siya nagluluto pag Sabat. Hindi rin siya daw naliligo pag Sabat. Actually, nakasulat yun sa writings ni Ellen G. White. Yung cooking on Sabat, tsaka yung bathing on Sabat. Pero yung bathing on Sabbath, hindi yun pinaprohibit sa Bible. Hindi rin yun pinaprohibit sa Adventist.org. Si Ellen G. White lang nagpo-prohibit nun. Kaya hahanap lang ang excuse ko kung ba't ako naliligo. Hahanap lang ako ng writings din ni Ellen G. White na pinapayagan ako maligo pag Sabbath. Ang excuse ko, mga kapatid, ganito. Sabi ni Sister White, you should take care, you should make sure that the sick are comfortable. Sabi ko, sick ako dito. Meron akong sickness. Noong unang panahon, bira lang siguro maligo yung Israelites kasi hindi pa masyado polluted ang mundo. But because of our, you know, yung deterioration ng ating mundo, yung ating biological bacterias dyan, yung good and bad, yung balance niyan, eh hindi na masyado optimal. Kaya nangangamoy tayo. Kaya we are sick. Therefore, we take care of ourselves. We are sick. We take a bath. Yan po ang ating excuse. And hindi naman yan prohibit sa Bible and sa Adventist.org. Pero yung cooking, nakasulat sa Bible, nakasulat sa SOP, nakasulat din sa Adventist.org yung binasa ko kanina. Sabi naman, so na-interview ko po yung president ng club. Sabi ni Pastor, Dr. and Mrs. Mambu. Sabi ko, Doctor, how did you do it in club? How did you, what kind of food did you prepare? How did you force your cafeteria not to cook on Sabbath? Sabi niya, actually, I'm not the one who forced. It is the management who forced them. Because we are using the church for service on Sabbath. Because we have too many students, they don't fit in the church. We use also the cafeteria as a church. If you fry on Sabbath, the students get distracted. So we just say we fry everything on Friday, and we do not cook anything, fry anything on Sabbath. So they are not distracted. So pwede pala. Wala daw silang ref. Sabi nila, use ref? No, we just put the things on the table and it lasts. Sabi ko, does it not spoil?
Sabi niya, no, we have a Sabbath menu. Ah, meron palang mga bagay na pwedeng lutuin na maglalast siya ng ilang araw. So yun ang niluluto nila pag Sabbath. Hindi sila nagluluto ng napakaraming kamatis at sabaw at saka na ilang oras lang ay panis na. Sabi naman ni Gandhi, they just cook everything on Friday and tuturuan daw niya ako kasi dyan lang siya nakaharap sa, nakatira sa harap ng AUP. So alam din nila yan sa Sri Lanka. Sabi naman ni Ayas sa Angola, taga Angola, sabi daw sa Angola, pag Adventist ka at gusto mo magluto ng Sabado, kailangan niyong magtago. Kasi ang alam ng lahat ng Adventist sa Angola, hindi talaga pwede magluto. Kailangan niyong magtago. Yun ang sabi niya. Sabi naman Auntie Eve, yung lolo daw nila, ganun din. Binabalot yung kaldero, anong dyaryo. Sabi naman ni taga-HCBN, si Rain, we just cook beans on Friday for breakfast and rice and the rice will not easily spoil. Yung beans din. Sabi naman ni GM, yung kaibigan ko, na taga Mindoro, sabi niya, yung church niya, mostly, hindi niya sila nagluluto pag Sabbath. Sabi niya, hindi na kailangan natin maging offshoot para iwasan yan. Kasi yung message naman niya ay para sa atin talaga. Sabi naman ni Ma'am De Gracia, meron daw si Ma'am Jade, hindi daw siya nagluluto dahil hindi rin siya kumakain. Tapos mga kaibigan, mga friends, nag-travel kami papuntang Manila. Meron nakasakay na si Janti dun sa likod na taga Ukraine. Sabi niya, sa Ukraine, sa Soviet Union, dun sa Russian countries, around Russia, lahat ng family Adventists dun, talagang hindi sila nagluluto pag Sabado. Actually, nagulat daw siya pagdating niya sa Pilipinas. Ha? Lahat kayo nagluluto pag Sabado? Dun sa amin, talagang stricto. Pag nakita namin, so pag may bisita sa bahay, tapos may dumating na visitor, tapos kulang yung niluto, minsan may magluluto, nakatago. Pero yung visitor na Adventist, pag nalaman niya na niluto, bagong luto yung pagkain, hindi daw kakainin. Sabi ko nasaan, alam ko ang basis niyan. Kasi sabi ni Sister White, those who cause others to do work are as guilty as if they had done the work themselves. Ang context nun, yung mga Israelites, sobra ang kanilang restriction na wala naman sa Bible. Sabi nila, bawal humakbang ng napakarami. Yun yung turo ng Pharisees. Pero hindi yun sabing, thus saith the Lord. Ayaw nilang bantayan yung kanilang mga tupa, nag-i-employ sila ng non-Israelite para magbantay ng tuwa ang tawag dun, ng mga alaga nila, ang tawag dun, Shabbat boy. Pero hindi naman yun, thus saith the Lord sa Bible. So dahil sa restriction sila yun, lahat ng gusto nilang gawin pag Sabado, pinapagawa nila sa iba. Ang sabi ni Sister White, those who let others do the work are as guilty as if they had done the work. So yun po ang, ngayon, marami tayong example. Ano ba talaga ang nakasulat? Ayan po, ang nakasulat sa Bible, sa Exodus 16:27, tomorrow is the rest of the Holy Sabbath, bake that which you will bake, and seed, ibig sabihin po, pakuluan kung anong papakuluan. Okay. Tapos hindi nila tinupad, lumabas pa rin, humanap ng mana yung ibang Israelites. Ang pinagalitan ay si Moses, talagang pag-leader. Yun ang pinapagalitan lagi. How long will you refuse to keep my commandments? Ang sabi naman po ni Sister White sa Spirit of Prophecy, sa A.G. White Writings, those who neglect to prepare for the Sabbath on the 6 days, who cook food upon the Sabbath, violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Ang reference po ay sa PA 254. Ano pa naman pong sabi sa Adventist.org? Sa church documents, ito yung URL, Adventist.org, click nyo lang po yung Sabbath Observance official statement or pwede nyo rin basahin sa Adventist Biblical Research, yung binasa ko po kanina, the buying and preparation of food, etc. will be completed before Sunday, Friday. Nakasulat din po dyan yung mga non-religious activities na pwede nating kailangan magbiyahe ng ilang oras before lumubog ang araw, kailangan hindi ganun. Kailangan paglubog ng araw, saka tayo magbiyahe papunta sa concert, papunta sa Dibu, ganyan. Actually, mas mahigpit yung Bible. Yung ating iniisip daw dapat ay para lang sa Sabbath, para sa Diyos lang. Yung ating sinasabi, pinag-uusapan, ay ganun daw po. So, kaya pala maraming gustong mag-keep ng Sabbath. Noon mga kaibigan, kunti lang yung nagpipreach niyan, pero nung narinig ko na yan sa Song Club University President, sa SSD Ministerial, tsaka dun sa asawa ni Sir Paes, eh parang binabalik na talaga ng Diyos ang katotohanan sa church. The Lord is purifying.
the remnant church. Ang katotohanan, sabi kasi, remember. So the Lord is now reminding us how to keep the Sabbath according to the Bible. Pero may nakasulat, mga kaibigan, sa... Meron pong nakasulat dito sa ano? Kasi may excuse na nalalaman na lumulutang po dito sa ating mga people na sabi, merong sabi dito sa Bible na merong verse sa Bible na sinasabi, on this day, on the seventh day, you shall do no work except that which is for food. Pag yun yung excuse, oh, pwede pa lang, hindi pala pwede mag-work sa seventh day, maliban sa food, pwede magluto. Pero pag tinignan natin yung context nun, sa verse 18 nun, kasi 12-16 ata yun, ang pinag-uusapan dun ng seventh day ay seventh day ng Feast of Unleavened Bread. Ang Holy Convocation dun ay first day at saka seventh day. Pag tinignan natin kung kailan nag-start yung Feast of Unleavened Bread, nag-start siya sa first month, sa 14th day of the first month. Ngayon, ang tanong, yung first week, first day ba ng month ng Jewish calendar ay laging Sunday? Ang answer ng encyclopedia, may apat na araw na pwedeng pagsimulan ng Jewish calendar. Therefore, yung seventh day ng sinasabi dun ay hindi seventh day ng week, seventh day ng Feast of Unleavened Bread. So yun po yung explanation dun sa isang nakakalitong text na yun. So yun po ang laws, ang Sabbath. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa mga pinakamalaking pagsubok sa dulo ng panahon ay ang Sabbath. Di po ba? Ang isa sa mga pinakamahirap na overcome ay ang pagkain. Pag pinag-combine mo yung pagkain at saka yung Sabbath, Sabbath cooking. Kaya napakahirap, pero kayang-kaya with God's grace and with the examples of other people. So yun po, we are teaching stewardship, tithes and offering, Christian behaviors. You do not watch boxing because it is not it is not pure, it is not honest, it is not just, it is not lovely, it is brutal. And sabi sa Romans 1, those who are unmerciful will not inherit the kingdom of God. Sabi sa verse 1:32, not only those who do, but also those who have pleasure in them that do. So pag natutuwa tayo sa gumagawa ng masama, kasama tayo sa judgment. We are in danger. And dahil sa Bible, we also respect our parents. And we believe that Jesus Christ is our high priest. And of course, we are a prophetic identity. Pag sinabi ng Adventist, it is a prophecy that Jesus is coming soon. Always in our name, that the prophecy that Jesus is coming soon. And we might die, but Jesus Christ will resurrect us. And meron tayong millennium and end of sin. Yung great leak of time, sabi ni Sister White, 6,000 years. Sabi ni Sister White, 4,000 years from sin to the cross. 6,000 years yung demonstration ni Satanas. Tapos yung next millennium ay in heaven. Pero hindi natin pwede sabihin kung kailan pwede si Jesus Christ. Sabi kasi, nobody knows the day and the hour. Sabi ni Sister White, no more other time prophecy beyond 1844. Sabi ni Sister White, sa last day events, we are not a time setting group. So we cannot say any number or year or date. Sabi rin niya, sa last day events, we cannot say 5 years or 10 years or some number of years. So yung mga sinabi niya na 4,000, 6,000, pwede natin sabihin, yung 1,000 na millennium, pwede natin sabihin. Pero pag sinabi natin na gantong date, yun ang hindi natin pwede sabihin. Pag sinabi natin 10 taon na lang o 5 taon na lang, hindi rin natin pwede sabihin dahil hindi natin pwede contradictin si Ellen G. White. Dahil sinong maniwala sa atin? So yun ang sabi sa Bible, yun din ang sabi sa Spirit of Prophecy. Pero yung sinasabi ni Ellen G. White, yun po ay pwedeng sabihin. Yung sabi niyang huwag sabihin, hindi rin natin pwede manghula dahil yun po ang sabi. And we will all have a house inside New Jerusalem and house, we will build houses also outside New Jerusalem in the heavenly home. So yun po ang ating motivations for doing evangelism, for sharing the good news, is because we understand the state of our world. We understand what Jesus Christ wants to do for us. And pag naintindihan natin lahat yun, hindi tayo makakapigil na hindi i-share sa
sa iba. Kaya daw po, hindi nagsishare yung iba dahil walang isishare. So, kailangan talaga natin maintindihan, mga kapatid, yung laman nitong book na ito. Pag naintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mag-overflow yan, at pati yung katotohanan, mag-overflow din sa ibang mga tao. So, let us pray. Our Father, we thank you, Lord, for the truth you have given the church in the Bible, in the spirit of prophecy. We praise you, Lord, for the church organization. We praise you for the pastors, for the teachers. We praise you for the elders, for the brothers and sisters who love you, Lord. We thank you for the gift of salvation. Please give us wisdom and understanding to win souls for you, Lord. Give us motivation and efficiency in doing your work. Forgive us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen.